Hello, good afternoon, mga kakusina. It's me, Flor, again. Welcome to my kitchen, Florfina's kitchen. Ayan, we're here in my kitchen again. We're going to have fun again today. Meron akong gagawin ulit ngayon na gusto ko kayong maturuan kung paano gagawin. Siguro naman, yung iba sa inyo dyan, well known sa ating snack, ang tawag natin dyan yung cornic. Ayan, marunong ako gumawa niyan. Kaya, i-share ko sa inyo kung paano gumawa. Ayan, kasi kung bibilhin naman natin lahat, alam niyo na ngayon, kailangan magtipid, ganyan. O kaya, pwede rin ito sa mga mahilig mag-business o maglako-lako dyan. Ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin ko sa mais. Ayan siya. Ito ang gagamitin ko siya, mga kakusina. Ayan. Ang tawag nila dyan is white himoney. Ayan. Nakalata siya, guys. Pero ito kasi, yung mais ba na, ano na siya, naluto na, ganito ang itsura niya. Pakita ko sa inyo. Ito siya, guys. Ayan. Nakikita niyo. Ito yung laman ng lata. Naluto na siya, guys. Ayan. Kaya madali na lang ito. Usually, dun sa, usually, dun sa probinsya, ayan, niluluto pa talaga namin ito, yung talagang matandang mais na siya. Tapos, pakukuluan siya ng matagal, ganyan. Kaya, hanggang makuha yung ganitong itsura niya. Ayan. Pero ito, sandali na. Okay! Napakadaling gawin ito dahil yung mais natin ay luto na. Ayan. Ang ginawa ko lang, tinanggal ko sa lata, tapos, inilagay ko sa strainer, ayan, hanggang matuyo siya. Ayan. Ngayon, ang isa pang problema dito, hindi ako makapag-bilad, kasi ibibilad natin yan. Since na hindi makapag-bilad, gagamitin ko yung stove ko. Ayan. Ayan. 300 degrees, guys. Ayan. I-set natin yung oven natin ng 300 degrees. Ayan. Tapos, ilagay natin sa baking sheet. Ayan. Ito siya, guys. Ilalagay na natin dito. Ganito lang yan, guys. Ayan. Since yung ano natin, since yung oven natin, naka-ano na siya, naka-set na siya for 300. I-spread lang natin ito siya, guys. Para madali siyang matuyo. Ayan. Ayan. Plain lang siya, guys, na ilagay natin sa oven. Ayan. Okay, ilagay na natin siya sa oven. Ilalagay ko siya sa oven for 45 minutes to an hour, depende sa ano lang oven nyo, sa init niya. Ayan. Okay, guys. Ang iba pa nating ingredients ay bawang. Ito. Para lalong bumango yung cornic natin mamaya. One whole head of bawang. Ayan. Tapos, meron akong mantika dito na 1.5. Depende sa inyo kung gaano karami yung gagamitin nyo. Pero, ako, 1.5 lang ang gagamitin ko. Kasi, paunti-unti lang naman yung paglagay natin mamaya ng cornic natin. 1 teaspoon of salt. Ayan. Kailangan kasi lagyan din natin siya ng salt. Okay, ayan, guys. Habang yung corn natin ay pinapatuyo natin, nakapagpatuyo na ako in advance para sa video ito.
Ito ang kalalabasan niyan. Pakita ko sa inyo. Ito siya, guys. Yung corn ninyo, magiging translucent ang itsura. Ayan siya. At saka matigas na matigas. Kikita niyo. Pwede na natin itong i-fry. Ipapakita ko sa inyo. Thank you.
gagamitin natin yan. Eto guys. Okay guys, ilagay na natin mga handful. Ayan. Pag umangat na sila, pwede na yan. Ipabrown lang natin siya ng konti. Ayan. Kung makikita nyo, nag-umutang lang siya. Ayan. Pag umutang lang siya, okay na. Pero lagyan lang natin siya ng konting tulay. Brownish. Ayan. Ito siya guys. So, pwede na yan. Ilagay natin siya sa strainer. Para yung mantika, madrain siya. Ayan. Tapos, lutuin na natin yung natutunan na promotion. Okay, guys. Ito na yung na-prito natin na ano. Deep-fry natin na mais. Ayan na siya. Ngayon, may sinama na rin ako dyan na bawang. Ayan. Ngayon, pwede na natin siya lagyan ng salt. Guys. Ayan guys, ayan na yung cornet natin. Homemade cornet. Ayan. Ayan, salamat na naman mga kakusina sa pagpanood ng aking video. Sana nakapagbigyan na naman ako sa inyo ng idea at saka kaalaman kung ano yung nalalaman ko gawin. Okay? Sana nagustuhan nyo yung aking video. And don't forget to subscribe and hit the bell so you get notified if I have a new video. Salamat sa lahat. Bye-bye.